10 Rare Plants in the Philippines. Hi, Tay Telly here! Alam mo ba na bukod sa nakakatulong sa ating environment, ang mga halaman ay scientifically proven na nakakapag-improve din ng mental at physical health ng isang tao? Nakakabawas ito ng stress at anxiety. Kaya naman maraming tao ang naeengganyong bumili at mag-alaga ng mga ito lalo na ngayong pandemya. Kaya sa video na ito, alamin natin ang 10 kakaibang halaman na matatagpuan dito sa Pilipinas. Number 1, Jade Vine. Ang Jade Vine ay native sa Pilipinas. Tinatawag din itong Emerald Creeper o Tayabak. Kapansin-pansin ang engranding paraan ng pagkumpol ng mga bunga nito na maaaring humaba ng hanggang 3 feet. Kaakit-akit rin ang turquoise o aquamarine na kulay nito na bibihirang matagpuan sa ibang uri ng halaman. Ang hugis ng mga bunga nito ay tila mukhang kuko ng mga ibon. Kadalasan itong namumulaklak tuwing buwan ng Marso hanggang Abril at pangunahing matatagpuan sa Luzon, Mindoro at Catanduanes Islands. Napansin mo ba na ang endemic na halamang ito ang nasa likod ng bagong 5 peso coin nakatabi ng logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Number 2, Monkey Cup. Isa itong carnivorous plant na nagtataglay ng malagkit na asidong may matamis na amoy. Ginagamit nila ito upang matrap at madigest ang mga insektong dumadapo sa kanila para makakuha ng sustansya na kanilang kailangan. Tinawag itong Monkey Cup dahil nakitang iniinuman ito ng mga unggoy sa gubat. Maaari itong pang-indoor o pang-outdoor at mabibili sa halagang 350 to 2,000 pesos depende sa particular na species nito. Number 3, Sacred Garlic Pear. Tinatawag ring temple plant at spider tree ang sacred garlic pear dahil sa mga maninipis at mahabang stamen na lumalagpas pa sa dilaw o puti nitong petals. Ito ang Philippine version ng sakura o cherry blossoms. Marahil ay nagtataka ka kung bakit ito pinangalan ng garlic sa kabila ng kaaya-aya nitong itsura. Ito ay dahil sa lasa ng bunga nito na maaaring gamitin bilang pampalasa sa pagluluto at pati na rin bilang isang herbal medicine. Bukod sa Pilipinas, matatagpuan rin ito sa iba pang bansa sa Southeast Asia. Makakabili ng 10 buto nito sa halagang 30 pesos kada buto. Number 4, Rose Grape. Dahil sa maliliit at hindi mabilang nitong kulay pink na bulaklak na nakaayos ng pasangay ay tinatawag rin itong chandelier plant o pink lantern plant. Orihinal itong matatagpuan sa mga kagubatan. Pero ngayon ay binibili na rin ito bilang exotic na houseplant sa halagang 50 to 100 pesos per pack ng mga buto. Bukod pa riyan, ang rose grape o kapa-kapa sa Tagalog rin ang nasa likod ng bagong 10 peso coin. Number 5, Rhinorrhea nicolifera. Kung karaniwan ng mga halaman ay umiiwas sa mga bakal at mineral na nakahalo sa lupa dahil nakakalason ito para sa kanila, ang Rhinorrhea nicolifera naman ay kakaiba dahil sinisipsip nito ang mga malabakal na mineral tulad ng nickel. Matatagpuan ang halamang ito sa gubat ng Zambales at sa kanlurang bahagi ng Luzon. Number 6, Waling-waling Orchid. Ang waling-waling ay tinaguri ang Queen of Philippine Orchids dahil ito ang pinakabihira, pinakamaganda at pinakamahal na klase ng orchid. May mabibili nito sa halagang 1,200 pesos to 1,500 pesos. Karamihan nito ay nanggagaling sa Mindanao, particular na sa Davao, Cotabato, Surigao, Zamboanga at Sultan Kudarat. Ngunit sa kasalukuyan ay napapabilang ito sa mga endangered na halaman. Noong taong 2004 ay nagkaroon ng petisyon sa House of Representatives of the Philippines para palitan nito ang Sampaguita bilang pambansang bulaklak ng Pilipinas.
Sinasamba rin ito noon ng mga native na pagobos bilang diwata, marahil dahil sa kaakit-akit nitong kulay at itsura. Number 7. Paphio pidilum fowli. Ang Fowlis Paphio pidilum na isa ring uri ng orchid ay likas na matatagpuan lamang sa mga limestone sa isla ng Palawan kung saan hindi direktang nasisikatan ng araw at may mataas na humidity. Mapapansin mo naman sa larawan na sobrang unique ng hugis at pattern nito. Number 8. Devil's Tongue. Isang perennial plant ang Devil's Tongue. Ibig sabihin ay tumatagal ito ng ilang taon. Kung iyong mapapansin, iisa lamang ang dahon nito na tumutubo sa tinatawag nitong corm. Ang corm na ito ay nakakain ngunit nagtataglay ng calcium oxalate na toxic kapag kinain ng hilaw. Ang bulaklak nito ay ginagamit na treatment para sa lagnat. Samantalang ang ugat nito ay pinaniniwala ang nakakatulong naman sa treatment ng cancer. Number 9. Rafflesia. Ang halamang ito ay pinangalan kay Sir Stamford Raffles na siyang nakadiskubre noong 1800s. Marahil itinuro na rin sa inyong paaralan na ang Rafflesia ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo na may diameter na 39 inches. Wala itong totoong ugat, tangkay o dahon. Ang tanging makikita lamang ay ang malalaki at mapupula nitong petals. Bukod rito ay tinatawag rin itong bangkay na bulaklak dahil sa mabahong amoy na inilalabas nito para makaakit ng mga pollinator. Matatagpuan ito sa mga tropical rainforest ng bansa tulad ng Mount Kitanglad sa Bukidnon, Mount Apo sa Davao at Mount Banahaw sa border ng Laguna at Quezon. Number 10. Vigirigale Sansevieria Hybrid. Maniniwala ka ba na mayroong halaman na nagkakahalaga ng 10 million pesos? Sa kasalukuyan, ang Vigirigale Sansevieria Hybrid ang pinakamahal na halaman sa bansa. Ipinangalan ito kay Boyet Ganigan, ang sekretary ng Philippine Horticulture Society at ang may-ari ng kakaibang halaman na ito. Inabot ng 10 taon ang paghihintay ni Ganigan para ma-breed ang halaman. Galing pa sa Africa ang stem na ginamit at in-expose ito sa iba't ibang kemikal at radiation. Dahil sa kamanghamanghang kinalabasan ng hybrid na ito, may nag-offer sa kanya ng 10 million pesos upang bilhin ang halaman ngunit hindi siya pumayag sa kabila ng napakalaking alok. Ilan lamang ang mga ito sa mga kakaibang halaman na matatagpuan sa Pilipinas. Sa katunayan, marami rito ang kabilang nasa listahan ng mga nanganganib ng maubos. Kaya naman nararapat lang na patuloy nating pangalagaan ang ating kalikasan upang ang mga halamang tulad nito ay hindi tuluyang mawala pagdating ng panahon. Kayo mga plantito at mga plantita, anong kakaibang halaman ang mayroon kayo? Muli, this is Tay Telly, ang inyong number one resources ng mga makabuluhang kaalaman every week. Kaya subscribe ka na para lagi kang updated pag meron akong mga bagong uploads. See you in my next video!